Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan. Bumati na tayo, Secretary. Magandang hapon, Paling Ado. How are you today? Magandang hapon, mga kababayan. At lalo na yung ating mga maraming mga kababayan na natutuwa na finally lumabas na sa hawla na napakainit. Ha? At least ang ating mahal na Vice Presidente is now out of the shell. Handa na manindigan. Oo, at handa ng maging leader sa buong opposition. Ika nga. Oo. So, bigyan na lang natin ng enough na panahon ang ating VP na medyo maghanda-handa muna habang hinihintay niya. Settle down. Oo. Ang panibagong sulong sa bagong Pilipinas. Yun. Bagong Pilipinas pa? Pupunta? Ha? O hakbang ng sa bagong Pilipinas. Kasi ngayon, bago. Ngayon, ito. Ngayon ang tunay na bagong Pilipinas. Ito, bagoong Pilipinas, yung isa. Oh, real, Shay. Real, ano? The real Philippines. Oh, the real. Devoid of corruption, devoid of incompetence, and so on and so forth. Serious business, no? Precisely, oo. At para malaman naman natin ang tunay na kalalagyan ng ating bansa tungo sa tunay na pag-unlad. Ayan mga kabansa. Opo. Now, going to the serious business, which is at hand, ito po ang bigyan natin ng pansin itong pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. Although he or she remains as the Vice President of the Philippines, but she is now severed from the sinking government of Marcos Jr. Oh, ito po. BP Sara resigns from Marcos cabinet. Declines to state reason. Okay. Vice President Sara Duterte steps down as Secretary of the Department of Education or DepEd and co-vice chairperson for the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. On her 30-day notice, there was no mention of any reason for her resignation, but only stated it is irrevocable. The Vice President also personally confirms her withdrawal from her commitment as Education Secretary as she made her announcement in DepEd office on Wednesday, June 19. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as a Secretary of Education, effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. In her speech, the Vice President mentioned some of the achievements in DepEd during her term as Education Secretary. This primarily includes the new curriculum for kindergarten to grade 10, which is highly anticipated to be implemented in the school opening on July 29. VP Duterte, however, stated no apparent reason for her resignation. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. After her message, VP Duterte refused to entertain any questions from the media, particularly her considerations leading to such decision. The NTF-LCAC respects the resignation of Vice President Sara and shares gratitude for her significant role and contributions in advancing the mission of the agency to promote peace in the country. The agency also believes that Vice President Sara will continue to serve the Filipino people with utmost love and dedication. The cut
is out of the bag, so to speak. Ah, paring ado. And libreng libre na. At sinigundahan naman ng magandang talumpati ni Madam Amy Marcos at siya daw ay hindi bibitaw kay Vice President Sara Duterte. Ito po. Ms. Aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban, dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal natin, Pilipinas. Senator Amy Marcos, 19 Hunyo 2024. Ito ay pagtatapos ng kanyang achievement. Actually, siya lamang ang nag-deliver sa cabinet ni Bongbong Marcos ng clear, no? Clear cut na programa para sa ikaunlad ng ating mga mag-aaral. At ito ay isang buong programa na nasimulan niya itong opening of classes last year. At tuloy-tuloy ho ang implementasyon nito hanggang 2028. Kaya sino mang papalit sa kanya ay mag-a-administer lamang ng isang roadmap na nandiyan na. At malaking utang na loob. Ha? Specifically, ang pagtanggal niya ng mga administrative functions sa mga guro natin at mga gabay ng ating mga mag-aaral, dahil makapag-concentrate na po ang mga teachers ngayon sa tunay na pagtuturo at preparasyon ng mga lesson plan. Kasi na nalatag na. Nalatag na lahat. Sa dalawang taon na, or kulang-kulang na dalawang taon na nagiging DepEd Secretary, sa buong cabinet, siya lamang ang nakalatag ng todo na paglagay ng magagandang programa. Si 70% sa, Secretary ng curriculum ang na-reforma. So, ayan. Paano matutumbasan yan miski na sino pang papalit? Saka hindi mo naman pwedeng sabihin na ito ay gawa-gawa lamang, kasi ang mga survey groups like SWS, Pulse Asia, ay nagmumonitor. Dahil sa mga nakapaligid ni Marcos Jr. na hindi nagkagusto kay ginang Vice President dahil inuudyukan sila noong babae dyan sa Malacanang, ay nakatutok ang survey like SWS para mali-report ang performance. At sila ay naging tameme, pareng ado, dahil napakataas ang performance rating ni ginang Sara Duterte doon sa Pulse Asia, 67% performance rating. Dito sa SWS, nasa 66%. Samantalang yung kay Marcos ay nasa 40+% lamang. So, anong masasabi natin? Pwede mo bang hahamakin ang isang tao na napagagaling ang performance? At kung mayroon mang mga obstacle, ito ay paninira lamang sa kanya, mga kababayan. May isang grupo na hindi naman daw si Sara ang magiging oposisyon. Sila daw. Sinong mga grupo yon? Ewan ko. Ha? So, ibig sabihin, itong grupo na ito ay
ina-anticipate na nila na mawala si Marcos at dahil magiging opposition na lamang si Marcos kasi itong mga nagsasalita na silang opposition, kakampi na sila ni Marcos eh. Oh, ha? Ito na ngayon ang mga utusan eh. Sino ba itong mga nagsasabing hindi daw pwede si Sara maging opposition? Ito bang mga dilawan, mga pulawan at mga pinklawan na mga utusan na ngayon ni Marcos Jr.? So, tama naman yung sinasabi nila na sila talaga ang magiging opposition after Sara has left the genuine opposition to become the new leader of the country. Which nagpapatunay lamang na hindi dugong Marcos ang nagpapatukbo ng bayan, kundi dugong Araneta. Araneta Rojas. Rojas. Ayan. Pero huwag naman natin idamay si Mar Rojas kasi with due respect, maski walang binatbat si Mar for so many years, nananahimik. So, bigyan na lang natin ng magandang pagtingin. Ha? Kasi mukhang hindi yata sumasama si Mar Rojas. Ang balita ko, inooperan, pero sinasabi ni Mar Rojas, ay ako, tunay na Araneta ako. Hindi, sabi ni Mar Rojas, ako ay tunay na Araneta, hindi ako magpapamantsa. Hindi daw siya magpapamantsa. Hindi daw sabi eh. Ito, pakinggan natin siya. Ito. Ano sinasabi ng mga... Ito, pakinggan natin itong mga lata na lang. Mariing tinutula ng Liberal Party o LP ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang bagong leader ng oposisyon matapos itong magbitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni LP spokesperson at dating Senador Leila De Lima na may mga panuntunan ang pagiging isang oposisyon. Ani ni De Lima, isa na rito ang pagkakaroon ng pundasyon ng accountability, transparency at pagmamalasakit sa mamamayan. Kapakanan din anya ng taong bayan ang inuuna ng oposisyon. Sinabi pa ng tagapagsalita ng Partido Liberal na ang pagkalas ni VP Sara sa administrasyon ay pag-amin lamang umano na palabas lamang ang unity sa unit team noong 2022 elections. The biggest joke or should we say the biggest joker of all time. Ala mo kadugo eh. Di pala kadugo ito. The biggest joke yung sinasabi or ang nagsabi is the biggest joker. Can you imagine? Mag-aagaw na sila daw ang opposition. Paano kayo naging opposition eh? Katulong at mga chimay na kayo ni Marcos ngayon eh. Ha? Hindi ka mahiya eh. Sasabihin mo opposition ka eh. Kaya na tinulungan ka ni Marcos na makalabas sa kulungan. Tapos sasabihin mo opposition ka. Mahiya ka naman kay Marcos. Mahiya naman ito si... Anong babae na ito? Si Mrs. Junel. Ha? Mahiya ka naman na magsalita ka na kayo ang opposition. Paano naman kayo naging opposition? Bumaliktad na kayo at mga ano na kayo ngayon eh. Mga minions na kayo ni Marcos Jr. at ni Mrs. Yung mga waiter. Ha? Yung mga waiter, meron din opinion. Anong opinion ng mga waiter? Pakinggan natin. Pakinggan natin yung mga waiter. Itong waiter na pinapainom sa alak na may laway na. Nalawayan na. Ito, pakinggan natin na itong opinion dito nitong isang nag-oopo-opposition nung gustong tumakbong senador nung unang-unang panahon. Pero ngayon, numero uno na kakampi at
utusan ni Marcos para tayong puro Junior. Pala ngayon. Ano? Oo, eh nagsama-sama na ngayon ito mga taong ito. Eh oh, ito, pakinggan natin ito. Senador. Mm. Senate President Francis Escudero says Vice President Sara Duterte's resignation as Education Chief was inevitable given her family's feud with President Ferdinand Marcos Jr. and her silence on several issues. According to Escudero, Duterte's resignation is inevitable from the time her father, former President Rodrigo Duterte, and her siblings started attacking President Marcos and members of the first family. Escudero also points out the policy issues in which the Vice President has not stated her support, including the West Philippine Sea, the Bagong Pilipinas Hymn, and the cases against a known Duterte ally and wanted sex offender Apollo Quiboloy. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III stresses the need for Duterte's replacement as Secretary of the Department of Education to be someone who has worked with or in the DepEd for decades. Wow! Nagkikalam pa yung waiter! Dapat eh, magservisyo na lang sana doon sa Malacanang at maraming nangangailangan ng sisirbihan doon sa mga bisita. Butler, ha? No? Bakit pa nakikikomentar-komentar ba? Eh, alam naman natin yung expected naman na yung sasabihin niya dahil ano pa namang sasabihin niya? Wala naman siyang paninindigan na sarili kundi yung paninindigan ng Malacanang, hindi ba, pare? Actually, kaya ni Sara ang kanyang mga kamag-anak, kamatid, at saka ibang tatay niya. Kung ayos yung pinanunungkulan niya, kung tama ang ginagawa, kaso dun ho yung problema, wala ho dun sa ginagawa ng mga kamag-anak niya. Kasi sila rin naman may political stand. So kung gusto ni Baste, for instance, ni Polo, at saka hindi ko magsalita, they can speak. It has nothing to do with the Secretary of Education. She can stand on her own. Pero, she disagrees with policies. Prinsipyo po ito. Prinsipyo. And these policies are inimical to the country. Yes, unang-una, yung tungkol sa Afghanistan. Eh gustong papasukin ni Marcos dito dahil yung kanyang pinsan baka may deal na doon sa Amerika, yung pinsan niyang ambassador. Eh yun ang nag-o-joke na dalhin yung mga Afghans dito sa Pilipinas. Baka perhead yun, ha? Oh, yung mga kumita naman dito sa para ma-perpetuate yung peace talk again. Maski tinuldukan na ni President Rodrigo Duterte dahil walang nangyayari, gusto namang ipairal nitong dalawang very well-known na kumikita dyan sa mga abubot-abubot dyan sa Malacanang. Gustong ipapairal uli yung pistok. Ayaw ni Vice President yan. And yan lang ay tama dahil tapos na ang boxing dyan eh. Ha? Di ba, paring ado? May balik loob na yan eh. Wala na yan eh. Alam na ng taong bayan na walang ibang hinihinikayat yan kundi gustong makipag-equal footing sa gobyerno. Mm. Bakit mo bigyan ng equal footing? Hindi not even elected. Ha? And they don't even have a mandate. Sabi nga ng LTF-LCAC, ilan na lang, 2,000 na lang daw strong force ito. 1,800. Oh, 1,800. Tapos gusto mong bigyan na naman ng pistok, very effective yung LTF-LCAC. Ngayon, bubuhayin mo dahil gusto nyong ma-perpetuate para kumita kayo dyan itong mga nagpo-post nitong idea na ito. Kaya ayaw ni Vice President Sara Duterte yon. Oh, so these are legitimate causes na hindi niya pwedeng samahan si Marcos sa pulisya, di ba? Oh. At saka yung pro-peace, hindi siya pro conflict sa West. Pangatlo, itong undeclared martial law in Davao City na kinakawawa yung mga members ng KOJC na sinugod at ano, syempre kanyang territoryo yan
Vice President Sara. So siyempre maninindigan siya to protect the interests of her constituents, which are the KOJC who are based in Davao City, di ba? So and the like and so forth. And so on and so forth. So talagang mayroon enough grounds that she will really have to leave this administration and maybe find her own greener pasture somewhere. And it just so happened that there is the thing called genuine opposition waiting for her to lead the way, so to speak. Oh, di ba? At gumagawa ngayon ng paraan. Alis dyan. Alis dyan. Yung kanina nga sinasabi ni Ka-Eric na mukhang yung grupo na Marcos alis dyan ay yun pa ang grupo na magtutulak kay Ginang Sara Duterte. Ha? Kasi sinasabi ng karamihan, yung isang grupo na nagtatag ng mga rally sa bawat parang natuklasan ng karamihan na hindi yata epektibo, kasi parang nung una dahil sa laki na rally doon sa Davao City nagsasabi yung iba ito na yon, pero lulubog-lulutan eh. Biglang walang plan of action. Iniiwan lamang yung mga nakikinig. Kasi it turns out pala na itong grupo na ito ay walang ibang agenda, kundi ikakampanya pala yung mga nagdidiskurso na may ambisyon pagka senador or pagka party list. Yeah, okay lang yun. Kaya lang, umiiwas sila sa issues that are confronting the country. Today. Yeah, pero siyempre ang taong bayan sasabihin, eh bakit hindi nyo binubuo yung real opposition? Ha? Bakit hindi tayo magkaroon ng patunguhan? Eh bakit pagkatapos nyo magdaldal doon at kakampanya kayo na ito yung plataforma mo, ito yung mga basihan mo, bakit ka nagsasalita? Eh tapos na. Walang closure. So, yun ang sinasabi ng karamihan. Na, at sabi pa ng iba, parang yung narrative ni President Duterte na siya naman dapat talaga ang simbolo nung pangalan ng grupo na maisog, parang ano na lang siya eh. Parang props na lang siya kasi napapasulong na ng mga nagsasalita yung kanilang agenda. O, kaya siguro itong huli, napansin na siguro ni PRRD na parang nagamit lang yata ako nitong mga tao na may mga agenda na for themselves at kasabwat nila itong organizer na baka mamaya mayroon ding agenda or vested interest dito sa rally-rally na mga ito na ito. Ha? Paring ano? Anong masasabi mo tungkol doon? Well, yun nga, kailangan talaga ng closure, kailangan ng destination dahil wala na pong oras. Time and motion na ito eh. So, hindi natin minaximize ang opportunities. Kung if we're talking of the word exodus, which is really the byword of the plight of the Israelites towards the promised land. We are talking of now the new Messiah, the one that will bring us to the land of promise, which is the land that is the Republic of the Philippines, that will be free of corruption, that will be free of incompetence, that will be free of conjugal dictatorship.
Maganda yan, ha? The land of promise. And hindi the most promising. Hindi the most promising. The land of promise, and of there promise. Is only one person or family na mayroong kakayahan na dalhin ang taong bayan dahil at consistency at integridad. So with the vice president now, pagmamahal sa bayan, na nagmamahal sa bayan, kasi magmula pa nung survey pa lang bago mag-eleksyon, siya lang namumuno, siya lang nangunguna. And that kind of trust and confidence by the people, kaya nga nakakuha siya ng 32 million, has not waned. Hindi nawawala. Lalo na magkasama na siya ng tatay niya na hindi man sumama sa kanila noong unity ticket. Duterte has his own group of people. Secretary, yung 32 million na yan, ha? Walang smartmatic dyan. Wala. Kasi tunay yan. Wala. Ha? Tunay yan. So, ngayon, with this new development and with PRRD in tandem with BP Sara and in tandem with Baste, it will be a very formidable force. They can come up with a new, real, genuine opposition na ang magpapatakbo niyan ay ang mga taong bayan, hindi yung mga politiko, mga kababayan. Yung mga farmers na may mga hinaing, yung mga fishermen, yung mga kababaihan na hirap na hirap sa pamamalingke dahil wala silang enough money to bring food to the family, yung mga kababaihan na nasa household walang mabili na tamang presyo ng bilihin. These are the people who should comprise this so-called genuine opposition, paring Ado, leading towards sinasabi nila ngayon, EDSA 3. Yun ang closure. Pero hindi yan, puro speeches, puro daldalan, tapos ang nakikinabang, yung nagdadaldal lang, kasi pala mayroong ambisyon maging politiko in this coming election. Ay, wala na tayo dyan. Ha? Kaya umatras na si Tatay Digong dahil napapansin din niya na nagamit lang yata siya, paling ano. Ha? Ha? Anong tingin mo? Pero may ano, ha? May na-surpresa na nag-resign si Sara. Ito, isa rin senador. Ah. Na-surpresa. Ewan ko bang bakit siya na-surpresa. Pakinggan natin ito, kung anong sinasabi naman ito. I want to ask your opinion on the Vice President's resignation first politically. Did you expect that? No, actually, Karen, no, I didn't expect that. In fact, it came to me as a surprise. I work with the Department of Education on a regular basis because of my position as chairman of the Basic Education Committee in the Senate and also co-chairperson of the Education Commission. So we coordinate with them, we collaborate with them very closely. And I personally didn't sense any trouble among the DepEd bureaucracy. And in fact, we have collaborated on many things that will reform the education sector. One of which is the learning recovery program, because after the pandemic, a lot of our learners had problems with their performance, and the EDCOM and DepEd collaborated in moving forward with a recovery program. Okay. At one point in time, I know that you had wanted to run for vice president under Sara Duterte before she decided to run for vice president. This was an option many, many years ago. Politically speaking, what do you make, Senator, of the UNI team, right? Some have said now lines are drawn. Now it's war. What are your thoughts? Well, this is my personal take, Karen.
that the decision of the vice president is purely political. And I believe that she is doing a great job in the Department of Education. There are a lot of very difficult decisions that she had to make. And there's a lot of very difficult realities that she had to admit. She admitted in humbly that the education system in the Philippines needs a lot of reform. And in her basic education report summit, she admitted that the education system of the Philippines is under a lot of challenges. And she admitted that humbly. And she launched a lot of reform packages or reform programs to improve our education system. But having said that, the UNI team has not met ever since after the elections. The UNI team is composed of different individuals coming from different parties, hence the UNI team. But after the elections, we haven't really met formally to discuss how to move forward with this UNI team. With due respect to Gatchalian, he meant well for at saka alam niya yung mga ginagawa ng ating vice presidente bilang DepEd secretary. Pero ang kinakatakot ko dito pare, dahil ang ganda ng mga sinasabi ni Gatchalian, baka masipa naman ito. Ha? Kasi napaka-bingatibo itong mga nasa likod. Ha? Although ang alam ko, ito si Gatchalian, kagrupo nila Subiri. Pero di ba umattend ito doon sa party sa Malacañang? At saka, siyempre, baka pag-initan yung kanyang kapatid na Secretary of DSWD. Dahil parang, alam mo naman, epektatibo dun sa loob. Oh, mayroong ano eh, mayroong hindi maka... Mekaniko. Oo. Oh, ah, sabihin, bakit yung kapatid mo, pinipray si Sara Duterte? Oo. Palitan na yan, Secretary of DSWD ng iba. Kasi pinipray ng kapatid niya si Sara Duterte. Eh, ganong mentality, pare? O, para ba nung matagdag si Admiral Carlos, sabi ni Kit Tatad sa column niya sa Manila Times, aba meron daw tumawag mula sa Estados Unidos, mataas na opisyal, sa isang mataas na opisyal din dito. At tinanong, ha? Why are you talking to the Chinese? Eh, talaga nakikialam sa mga pulisiya sa loob. Ay delikado yung mga ganyan dahil maraming mga kaya si Escudero powerful kung pakinggan mo yung kanyang expected na, na ang marching order ay talagang pabor sa Malacañang at expected daw na talagang gurguri na si Sara Duterte di ba? Kasi mahirap magkamali. Eh baka hindi abot ng isang buwan outside de Colombo na naman siya pagka Senate President, ha? Di ba? Mahirap kasi mag-navigate ngayon nasira ang kompas ng Malacañang. So mga kababayan, hintay-hintay lang po tayo, lalo na itong mga tinatawag nating Duterte supporters, DDS, Duterte loyal supporters. Kasi noon, nung nag-umpisa si Duterte dito sa mga rally-rally, maraming mga DDS na medyo hindi muna gumalaw. Kasi mga grupo sila ni Inday Sara. Although originally, they are only one. Pero nung tumakbo si Inday Sara at naging partner si BBM, nagiging unit team sila. Mga DDS pero unit team. Pero nung nawala na si Inday Sara ngayon, klarong-klaro na this will be the unifying factor of all Duterte loyalists. So, kayo dyan, mga kaibigan, na nagmamahal kay Sara, nagmamahal kay Digong, nagmamahal kay Kangay Baste, ay huwag na kayong mag-hesitate. Ito na yung panahon na mag-unite tayo towards EDSA 3. Ika nga.
At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe din po sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Magpapaalam na kami. Ito po ang Iparas kay Paras.